Nga sa BB, ito, maghahanap kami ng kakainan ngayong umaga. Dahil sa last day na namin dito sa La Carmela, eh wala na kaming free breakfast. So, maghahanap kami ng maaalmusalan ngayon na malapit lang dito sa hotel. Eh, may malapit kasi ditong Andox. Tsaka, budget meal pa, hindi siya yung mahal. Kaya doon kami mag-aalmusal. Oh, mga chabibi, ito pala yung swimming pool dito sa tinuluyan namin na hotel dito sa Boracay, yung La Carmela, La Carmela Boracay. Ito yung swimming pool nila. Kung halimbawa nagsawa na kayo mag-swimming doon sa dagat, kung pwede kayo mag-swimming dito, okay naman yung ano, yung pool nila. Malaki naman. Meron dalawa sila eh. Merong isang pambata ata yung isa, tapos yung isa pang matanda. Pero hindi kami kasi nakapag-swimming dito. Siyempre, nasa Boracay kami. First time namin doon. Eh, talagang doon kami mag-swimming sa dagat. Pero okay naman yung ano, yung swimming pool dito. Malinis naman siya. Tsaka may parang mga yung umaagos na malakas na tubig. Parang jet wash niya. Yan, ito yung La Carmela, Boracay. Yan, yan. Ito yung lugar kung saan yung buffet pagka umaga. Ito yung Andox na pinakamalapit sa La Carmela de Boracay. So paglabas mo doon sa likod nila, eh, sa kaliwa lang kayo pupunta. Makikita nyo na itong Andox na ito. Yo mga chabibi, ito na yung dito na kami mag-almusal yung last day namin dito sa Bora. Kasi wala nang free yung ano yung sa La Carmela. So dito na lang kami kakain sa Andox, yung pinaka yung sa mga budget nila talaga dito sa Boracay, Andox dito. Bye, Boracay. Mag-miss ka namin. Sarap ng bakasyon. Dito kami mag-breakfast sa table na to. Kitang-kita yung beach front. Ayan yung beach. Mga chabibi, ito ang almusal namin. Andox. Tapos syempre, masarap dito mag-almusal. By the beach. Yeah, by the beach, di ba? Kitang-kita mo yung dagat, yung view mo yung dagat, yung mismong dagat ng Boracay. Sarap! Kain tayo mga chabibi. Malulungkot sila kasi gutom na eh. Kain na! Breakfast! Ayun mga chabibi, ito yung flight namin pauwi, pabalik sa Maynila. Cebu Pacific pa rin ang nasakyan namin, syempre. Pero yung aeroplano na nasakyan namin, malaki. Hindi katulad nung papunta kami, maliit siya, masikip. Ito, malaki ito. At least, tsaka mas malamig yung aircon. Tsaka hindi maalog. Hindi katulad nung maliit na aeroplano, maalog. Siguro dahil malaki siya. Kaya, ito, pa-take off na kami. Nung bumabiyahin na yung aeroplano, nung nasa taas na kami, marami ako napansin mga isla na maliliit. Marami talagang isla talaga sa Pilipinas. Eh, no? Eh, pero parang ano sila, para mga virgin yung mga isla na yun, parang hindi sila nagagalaw. Pero hindi kasi masyadong malinaw ang ano eh, yung pagkuha ko doon sa video eh. Noon, kahit zinom ko na dahil siguro dahil sobrang maliit pa rin yung ano. Pero yun yan, nakaka-believe din na talagang marami pang isla na magaganda na hindi pa na-discover sa bansa natin Pilipinas. Nakakalungkot din mga chabibi nung paalis na kami dito sa, yun nga, nag-take up ng aeroplano, pauwi na kami sa ulit sa Manila. Siyempre naging maganda experience namin yun, nandun kami sa Boracay, dahil first time namin, pero kahit na ano, na ganun na first time kami, eh ano pa rin, yung masaya pa rin pala talaga yung lugar na yun. Yung iba yung ma-experience siya kung sakaling meron kayong oras, budget, panahon na pumunta doon sa
Boracay Island, eh, subukan nyo mga chabibi. Hindi kayo magsisisi na nagpunta kayo doon. Oo, na-timing kami doon sa panahon na maraming lumot, pero kahit na marami yung lumot doon sa may Pampang, pag doon ka naman sa may gitna ng dagat, eh, mababaw pa rin, eh, doon malinis na. Pero may mga buwan nga na, ano, na malinis talaga yon, na walang lumot. Yun lang, hindi ko alam, parang August yata hanggang January, walang lumot yung mga panahon na yun. Hindi ako sigurado, pero yun yung mga narinig namin na yung nagtanong kami, yung mga sinabi sa amin. Pero search na lang sa Google kung ano mga panahon yung ano, talagang walang lumot doon sa Boracay. Magandang experience yun. Sana swerte naman kami sa susunod na makapunta naman kami sa ibang lugar. Dahil nga, mas maganda mamasyal tayo dito sa sarili nating bansa. Makakatulong na tayo sa mga kapwa natin Pilipino at matutulungan din natin yung bansa natin Pilipinas sa pag-asenso ng turismo dito sa atin. Maraming salamat din po pala sa Cebu Pacific sa pagiging safe namin mula nung papunta at hanggat sa nakauwi kami ulit dito sa Manila. Salamat sa inyo!